no, nandito na po tayo sa LJ Mabalacat at tayo mag-start na para mag-bike check ng kanilang mga bikes, no? Let's go! Guys, no, start tayo sa kanilang budget bikes. Start tayo dito sa mga 27.5 nila ang Galaxy, pati na rin ang Skyline. Parehas silang 9K ang price. Pero tingnan natin ang difference ng kanilang mga pyesa. So, start tayo dito sa Galaxy. Ito ang Galaxy ay naka-hydraulics na Logan. L2A5 na 9-speed, no? 9-speed yan. So, check din natin ang kanyang RD and FD. So, nakikita nyo, makikita nyo man ay naka-L2A5 din yan. Kanyang RD, ang kanyang FD ay Shimano Tourney. Ayan. Ang kanyang crankset ay Pro Wheel. So, 9-speed yan for sure. Cassette type na yan. Yan. Alloy yan, mga sir, no? Napakaganda ng kanyang paint job at meron na ditong lagayan ng ulam isa. So, 27.5 yan, guys, no? Kanyang rim set ay Galaxy. So, yan. Hydraulics na yan, sir. So, next natin itong Skyline, no? Ang Skyline naman, ang kanyang shifter ay skillful na 3x7 speed, no? Pare silang 9K. So, ang kanyang brakes ay mechanical. Kanyang group set ay kanyang RD ay skillful. Kanyang FD ay power. Crankset, walang pangalan. Alloy din yan, no, sir? So, pagbibili nyo na lang kung mag na 9-speed kang L2 or 7-speed na skillful. Pero suggest ko na, syempre, dito tayo sa Galaxy, no? Hindi ko lang alam kung anong difference pero same price lang sila. No, guys. So, yan. Galaxy 27.5, 9K. So, guys. Just to add, size 16 to. So, medium size na yan. No? Okay na yan sa 5.5 pababa. So, dito naman tayo sa kabila, guys. No? Ang Jackal at ang Totem Plus. So, ang Jackal ay 9.5 at ang Totem ay 11.5. So, tingnan lang kanilang group set. Ang dalawang bike na to ay medium frame size 16. Ang kanilang gulong ay 27.5. So, start tayo dito sa Jackal. Ang kanyang group set ay shifter, skillful. Ang kanyang brakes ay mechanical. Ang kanyang group set ay ilapit natin. Skillful ang kanyang RD. Ang kanyang FD ay walang pangalan. Ang crankset ay stock din, walang pangalan. So, ayan. 9.5 itong Jackal, guys. No? Kulay red, napakaganda ng kanyang paint job, no? So, 27.5. Pangalawa, itong Totem Plus. 11.5. So, ano kanyang group set? L2A3 na naka-mechanical brakes. 8-speed to, guys, no? Yung kanina, 8-speed din. Itong skillful ng Jackal, no? So, ang kanyang RD ay L2A3. FD L2 din. Ang crankset ay walang pangalan. So, anyang Totem Flex, no? L2A3, 8-speed. So, 11.5 ang Jackal, 9.5. So, eto, mas maganda to kasi naka L2A3 na, no, guys. Totem Flex, 11.5. Medium frame. So, dito naman tayo sa brand ng Kisto at ng Garuda. Ang Kisto ay nasa 9.5 at ang Garuda naman nila ay nasa 10.5. So, ang gulong nila ay 27.5. Ito naman ang 29er nila ang Garuda. So, di start tayo dito sa Kisto Striker. Ang kanyang group set ay C-Star Shifter na nasa 8-speed yan. Kitang-kita. So, nasa 9.5 ito. Tingnan natin ang kanyang RD and FD. So, naka-sunrun ang kanyang group set, no? At ang kanyang crankset ay Keystone na din. Mechanical brakes to, mga lods, no? So, napakaganda ng paint job niya, no? Itong Keystone Strike. Pag Keystone talaga, napakaganda ng kulay, eh, no? So, ulitin ko, naka C-Star and Sunrun group set siya, mechanical 9.5. 27.5 at medium frame ang kanyang frame. Alright, ayan. So, all stock yan, Kisto. Dito naman tayo sa Garuda na 29er nila. So, ang presyo nito ay 10.5. Ang kanyang group set ay Shimano Altus, no? Shimano to, Shimano Altus. Tapos, ang kanyang RD and FD ay Shimano na din. I think Shimano Tourney yung sa likod. Dito, Shimano yung FD. 10.5. Murang-mura na to, guys. Not as a 29er in 10.5. Problema lang ay naka-mechanical pa lang ito pero pwede na, no? Yan. Napakaganda. Ang speed niya ay 8-speed. Shimano Altus. Alright. Yan, guys, no? Dito sa LJ Mabalacat, ang kanilang freebies dito pag bumili ka, pwede kang pumili.
kung battle cage or helmet, no guys. Ito ang kanilang mga helmets. Pati na lang mga parts. Dito naman tayo sa trinks nila, no guys. Ito yung mga 26er nila na 9.5. Mechanical, ang kanilang group set ay L2A2. Parehas lang yan. So, meron silang black and touch of orange, black and touch of green. So, ito yung Trinks Majest 100 na 26er nila, no. So, L2A2. 3x7 speed ito, guys, no. So, kanilang RD&FD ay L2 na din. Napakaganda. Crankset nila, no. Isa to sa mga budget bikes nila, no, guys. 9.5 lang yan. Mechanical Trinks 26er. L2A2 group set. Sa kabilang, Trinks nila ang Trinks 27.5 Majest 100 din. So, ito naman, 27.5. L2A2 din yung group set, no. So, 7-speed din ito. Pinagkaiba lang yung gulong. So, ang presyo nito, alam ko, ay nasa 10K. No? Yan. Ganda rin ang pagka-paint job niya. Isa to sa mga, ano eh, beginner bikes din na pwede nyong gamitin panimula. Yan. Alright, dito naman tayo sa kanilang mga road bike, no? Twitter Smile. Ang black ay 30K, ang orange naman ay 33K. Anong pinagkaiba nila? Kamuha ito ng kabila akong vlog. Itong kulay black ay naka-retro spec na group set. Ang kabila naman ay Shimano Clarisse, no? Kaya mas mahal ng 3,000 ito kasi Shimano na. Ito naman, mura ng 3,000 dahil retro spec, no? Pinagkaiba rin nila kasi yung pag-shift ng retro spec, parang ano na to. So yun na yung group set na hawig ng pag-shift nito yung SRAM, no? Ayan. Ilang speed ba to? 1, 2, 3. 11 speed yata itong retrospect na to. No? Napakalupit. Ito namang Shimano Clarisse for sure 8 speed ito. Check nyo rin yung kabila kong vlog guys para makita nyo yung full specs, no? Carbon fork to mga to. No? 30K, 33K. So yun guys, nakalimutan ko sabihin, pag bumili ka ng road bike nila, meron kang free na Arnox na helmet yung puti, no? Medyo mahal yan, alam ko nasa bandang 800 dyan. So, libre na yan kapag binili nyo itong mga road bike, no? Ng mga sir. Naman tayo sa mga folding bikes nila, no? Meron silang Heroic, Trinks Dolphin, Phantom, and GLX HK1. So, yung Trinks Dolphin 1.0 nila, 11.5 yan. At naka Shimano na yan, no? Revo Shift. Ilang speed? Alam ko parang nasa 6 speed yata ito. Shimano Trinks Dolphin 11.5. Ito namang Phantom nila. Naka Shimano Tourney na shifter na din. 7 speed to. Steel to, no? Ito alloy na tong Trinks. 8.5 to, Phantom. Tapos itong GLX HK1 naman, 6.5, ito yung pinakamura yata nilang folding bike. Still din, pero naka-revo shift na din na Shimano. Yeah. Kung naghanap kayo ng mga folding bikes, maganda dito. Dito tayo sa kanilang ladies bike, ang Viper, 11K to. Ang kanyang group set ay Shiming na 7-speed, guys. No? Kung naghanap kayo ng ladies bike, dito meron Viper. Alright. Yung price ng mga pambata nilang bike na 24 na gulong is 10K, no, guys. Meron silang white na color, orange, red, at isang pink. Alright, ang kanilang speed naman ay 7-speed Shimano na yan, guys. Kitang-kita naman. Alright, pambata yan. A few moments later. So yun guys, no, dito tayo sa kanilang high-end na bike, ang XDS Romance 800 Pro. So ang kanyang group set ay straight Diore XT at hydraulics na din yan mga sir, no? 2x12 speed. So yung price niya ito, mamaya ko nasasabihin pagkatapos natin ma-bike check ang buong kanyang pesa. So start tayo sa likod, no? Dito tayo sa kanyang mga hubs, no? Ang hubs niya ay Ranta. Microspline na yan guys, no? Kasi itong Diore XT, hindi na yan pwede sa mga lumang hubs, no? Yung mga macro yata, yun ito, microspline na to. 2x12 yan mga sir, no? Yan, straight Diore XT, ang kanyang rear derailleur. Naka-chain guard na din ng 800 Pro. Ang kanyang FBA Diore XT, 2x12. Ang crankset niya sir ay Diore XT na din, no? Straight yan. So dito naman tayo sa gulong niya, no? Ang gulong na nakasulpak sa kanya ay Maxxis. Ang rims niya ay Ranta na naka 24 holes na ang kanyang hubs. Ay tunog mayaman na yan mga sir, no?
walang wala ka nang i-upgrade dito. Straight Diori XT. So dito naman tayo sa kanyang handlebar, Ranta din yan, Ranta Strive. No? Pati na rin kanyang stem, may Ranta. Pababa, ang pinakamalupit sa lahat, ang kanyang fork ay Manitou, machete. Dito pa lang, panalo ka na. Then guys, naulitin ko lang kanyang seat post ay Ranta. Ang mga pedals na to, papalitan to kapag binili nyo, gagawin to sealed bearing. Ang kanyang saddle ay XDS. So dito naman tayo sa kanyang fork ulit. Ito ay naka-remote lockout na, no guys. So ayan yung XDS Romance 800 Pro nila, no. So price reveal na natin, no guys. Magkano kasi ito, sir? 68,000 lang guys, no. Wala ka ng kalugi dyan kasi kung titignan mo ang parts out niya, no. Straight Diori XT. Ang kanyang fork ay Manitou. Dun pa lang, paralo ka na mga lods, no.